Magandang araw mga bata. Narito tayo ngayon sa edukasyon sa pagpapakatao ng ikatlong baitang. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa pagpapakita ng pananalig sa Diyos. Ika-apat na markahan, unang linggo. Sa pagtatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang nakapagpapakita ng pananalig sa Diyos. Bago tayo tumungo sa ating aralin, magbalik-aral muna tayo. Suriin ang mga larawan, bilugan ang mga bagay na gawa ng Diyos, at ikahon naman ang hindi. Handa na ba kayo mga bata? Mayroon kayong isang minuto para ito ay gawin. Unahin natin ang mga bagay na gawa ng Diyos. Ito ay ang manok, kalikasan, puno, at bundok. At ang mga hindi naman gawa ng Diyos ay ang eroplano at bahay. Magaling mga bata! Basahin ang pag-uusap ng magkaibigan na Ben at Monica. Habang naglalakad si Ben ay nakasalubong niya ang kanyang kaibigan na si Monica na tila malungkot. Magandang araw Monica, bakit parang malungkot ka? Magandang araw din sa iyo, Ben. Oo, malungkot ako dahil nawalan ng trabaho ang aking ama at may sakit naman ang aking ina. Naku, nakakalungkot naman ang balitang iyan. Tama ka, Ben. Mahirap ang buhay lalo na ngayong may pandemya tayong hinaharap. Oo. Kaya ang tanging magagawa natin ay maniwala at manalig sa Diyos. Siya ang magbibigay ng lakas at pag-asa sa bawat isa sa atin. Maraming salamat, Ben, sa iyong payo at gumaan ang aking pakiramdam. Lagi kong tatandaan na may Diyos na patuloy na gumagabay at nagmamahal sa akin. Sino ang dalawang batang nag-uusap sa kwento? Sila ay sina Ben at Monica. Bakit malungkot si Monica? Dahil nawalan ng trabaho ang kanyang ama at ang kanyang ina naman ay may sakit. Ano ang payo ni Ben kay Monica? Sinabi ni Ben na maniwala at manalig sa Diyos si Monica. Tama ba ang payo ni Ben kay Monica? Bakit? Opo, dahil ang may malakas na pananalig at paniniwala sa Diyos ay madalas nakakapagbigay ng pag-asa sa mga tao. Ano ang mga bagay na ipinagpapasalamat mo sa Diyos? Ipinagpapasalamat ko sa Diyos na ako ay buhay, malusog at walang sakit. Bakit kailangan na maniwala at manalig tayo sa Diyos? Dahil siya ang nagbibigay ng lakas at pag-asa sa bawat isa.
Paano mo ipinapakita ang iyong pananalig sa Diyos? Maaari nating maipakita ang ating pananalig sa Diyos hindi lang sa salita, pati rin sa gawa. Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging relihiyoso. Kaya maraming paraan kung paano natin na ipapakita ang ating pananalig sa Diyos. Maaaring sa pamamagitan ng pagsisimba, pagsasabuhay at pagsunod sa kanyang mga utos, pagpapasalamat sa kanyang mga biyaya, pakikipagkapwa-tao at paghingi ng tawad o kapatawaran sa mga nagawang kasalanan. Gawain isa, basahin at unawain ang mga sitwasyon, iguhit ang bituin kung ito ay nagpapakita ng pananalig sa Diyos, at ulap naman kung hindi. Mayroon kayong isang minuto para ito ay gawin. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang isa, si Bert ay madalas pumunta sa simbahan para manalangin at humingi ng gabay sa Diyos. Ang tamang sagot ay bituin. Ikalawa, hindi iniisip ni Jake ang pagod sa trabaho dahil alam niya na may Diyos na nagbibigay sa kanya ng lakas araw-araw. Ang tamang sagot ay bituin. Ikatlo, madalas bigyan ni Alice ng pagkain ang pulubi na dumaraan sa kanilang bahay dahil ito ay nakalulugod sa Diyos. Ang tamang sagot ay bituin. Ikaapat, hindi pinapansin ni Dennis ang kanyang kaklase dahil sila ay magkaiba ng relihiyon. Ang tamang sagot ay ulap. Ikalima, hindi nawawalan ng pag-asa si Susan na makakaahon ang kanilang pamilya sa kahirapan, basta't maging masipag siya at manalig sa Diyos. Ang tamang sagot ay bituin. Magaling mga bata! Gawain dalawa. Punan ng angkop na salita ang patlang upang mabuo ang kaisipan. Piliin ang inyong mga sagot sa loob ng kahon. Narito ang inyong mga pagpipilian. Sipag, kahilingan, puso, pananalig, Diyos. Handa na ba kayo mga bata? Mayroon kayong isang minuto para ito ay gawin. Thank you.
Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Walang imposible sa Diyos, manalig ng buong puso na ang lahat ng iyong kahilingan ay kanyang ipagkakaloob kung sasamahan ng sipag at tiyaga, pag-asa at pananalig sa kanya. Mahusay! Gawain 3. Magsulat ng 5 panalangin na nais mong iparating o ipagdasal sa ating Diyos. Isulat ang sagot sa loob ng puso. Handa na ba kayo mga bata? Mayroon kayong 1 minuto para ito ay gawin. Tandaan, ang pananalig sa Diyos ay pagpapakita ng ganap na pagtitiwala sa Kanya. Anuman ang ating kakaharapin na mga suliranin o problema, sa tulong at gabay niya ay nagiging maayos at mabuti ang uri ng ating pamumuhay at ugnayan sa bawat isa. Pagtataya. Basahin ng mabuti ang bawat pahayag, isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Bilang isa, maagang gumigising si Lito araw-araw upang simulan ang mga nakatakdang gawain. Alin sa sumusunod ang una niyang dapat gawin pagkagising? A. Maglaro ng computer games. B. Magdarasal. C. Kumain. D. Mag-ehersisyo. Ikalawa, nakaugalian na ni Mirna ang magdasal bago at pagkatapos kumain. Alin sa mga larawan ang nagpapakita nito? A. Gamit ang cellphone habang kumakain. B. Kumakain habang nanonood ng telebisyon. C. Kumain habang may kausap. D. Nagdarasal bago kumain. Ikatlo, nalungkot at nabahala si Martha dahil nagkasakit ng COVID-19 ang nanay niya. Paano niya maipapakita ang pananalig sa Diyos sa kabila ng problemang kinakaharap? A. Sa pamamagitan ng pagkulong sa loob ng kwarto. B. Sa pamamagitan ng mataimtim na pagdarasal. C. Sa pamamagitan ng paghingi ng tulong. D. Sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Ikaapat, paano mo mahihikayat ang iyong kaibigan na magbalik loob sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok na nararanasan? A. Uutusan ko siya na magbasa kami ng salita ng Diyos. B. Sasabihan ko siya na pumunta sa bahay dalanginan. C. Kakausapin ko siya ng masinsinan at ipahayag ang kabutihan na ginawa ng Diyos sa lahat. D. Kakausapin ko siya na pumunta kami sa mga relihiyosong tao upang mapangaralan siya.
Ikalima, paano mo maipapakita ang pananalig sa Diyos sa gitna ng mga suliraning kinakaharap? A. Sa pamamagitan ng pagdarasal? B. Sa pamamagitan ng pagpunta sa bahay dalanginan? C. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng problema na may panalangin? D. Sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan? Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang isa, B. Bilang dalawa, D. Bilang tatlo, B. Bilang apat, C. Bilang lima, C. Magaling mga bata! Maraming salamat mga bata! Hanggang sa muli!